Welcome to my class. Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. God bless us all. Keep safe and enjoy learning. Mapagpalang araw sa ating lahat mga bata, tayo ngayon ay dadako na sa araw na ito sa ating panibagong aralin. At ang ating aralin para sa araw na ito ay ang aralin 3, mga patinig. Sa ating nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang mga titik o letra na bumubuo sa ating alpabetong Pilipino. Ngayon naman, dadako na tayo sa mga patinig. Ating kilalanin ang mga titik na nakapalaob sa patinig. Ang unang patinig ay ang A. O ang titik, A. Unang patinig, A. E. Ang titik, E. E. I. E. E. O. 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 At ang U. 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 Yan ang mga titik na kabilang sa patinig. Ang A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ulitin nga natin, sabay-sabay tayo. A, E, I, O, U. Tandaang mabuti ang limang titik na kabilang sa patinig. Ang patinig ay maaaring nasa unahang bahagi ng salita. Halimbawa, asukal, okoy, ina. Asukal, okoy, ina. Ang mga patinig ay nasa unahang bahagi. Ang patinig ay maaaring nasa gitnang bahagi ng salita. Halimbawa, baul, daan, at baon. Halimbawa, ng mga patinig na nasa gitnang bahagi ng salita. Baul, daan, at ang baon. Pangatlo, ang patinig ay maaaring nasa hulihang bahagi ng salita. Tao, bao, paa. Tao, bao, paa. Ito naman ay halimbawa ng mga patinig na nasa hulihang bahagi ng salita. Tandaang mabuti, ang patinig ay maaaring nasa unahang bahagi, nasa gitnang bahagi, o nasa hulihang bahagi ng salita. At ang mga titik na kabilang sa patinig ay ang A, E, I, O, U. Nawa ay may naunawaan kayo, natutunan at naintindihan sa ating aralin sa araw na ito. Paalam!
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Paalam!